morning, guys. Almost ano na? Almost noon na pala. Busy ka na. Umaga ka na pa ako kasi ng 6:30. Kasi may order ako. So, kagabi, dahil nga may mga order din, hindi ko natapos yung prep. Kaya gumising ako ng maaga para tapusin. Ngayon, pahipay nga muna. Pero nakaano na ako eh. Nakasalang na yung sibucho. Nakaluto na rin ako ng caldereta. Yan. Sunod ko naman yung pastel. Pastel, tapos chop suey, may bilo-bilo. May order sa akin. Ah, embutido, spring roll. Kaya nag-rest muna ako kasi pagod. Yung sa yung binti ko, sumasakit na. Alam mo, tumatandaan eh. Kaya kailangan nag-ano ko break kahit 10 minutes na upo. Si Javi, wala. Nag-ano siya, nagpapalit nung gulong nung sasakyan ko. Kasi mag-i-snow na naman ng Sunday night. Ay, last time kasi naka-all season ako, kaya nag-i-skid pa rin siya. Lalo pag sobrang kapal ng yelo. Yun guys, tapos na yung mga order. Hindi na ako nakapag-vlog ka ngayon na sobrang, sobrang busy. Tapos si Jonas isasama namin kasi dalawa lang kami ni Javi. Kukulangin talaga, ang daming bit-bit. Hindi ko na ipakita. Yan pa lang yun. Isang tao pa lang yan, meron pa rito. Nakapatong sa lamesa, kaya wala nang space eh. Yan, Shanghai. Tapos ito pa. Shanghai. Ito pa iba. Batong mga to, pastel. Ilang potahi lang yan, pero kasi puro times 3. Kaya ang dami. Tapos nag-aday kami, sisend namin yung di-deliver, tapos may magpipick up pa ng alas 4. So, busy today. Tagal ni Jonas, naantay namin eh, patulungan mag-akot. Hinatid niya kasi si Jermaine sa work. Ayun siya. Kumuhay ka naman dyan, dear. Ay, tila siya ganun. Karedy na, nakabonet na siya eh. Windy na naman sa labas eh. Palit na ako ng gulong eh. Oh, buti nga napapalit na niya yung gulong ko. Kaya kahit pa paano safe na sa snow. Yan, dito naman kami ngayon sa Marshalls. Ganda naman eh. Mga pan-decor. Tsaka nag-unti-unti na rin kasi kami nambili ng mga regalo. Ang ganda, mga Christmas balls. Sarap mag-decorate ng bahay, kaya lang pagka. Nakikita na kita, dear. Kita ko na yung pamo sa salamin. Ah, kinakalkal dyan. Ba, bagay yung mga ano yan ah. Nakaiba yung mga scent. Ganda na mga ano doon dito. Christmas balls. Nakita mo yung gold. Yun ah. Yun. Tsaka may isa pa eh. Yun yung red. Tsaka ito. Eh kasi binili natin last na ano eh. Gold at saka black, diba? Kasalo natin ng bronze. Bronze? Bronze. Ito pa, maganda rin. Dami maganda eh. Yun ang mahirap eh. Pambili ang problema. Inuuna namin yung mga pangregalo para medyo unti-unti mahirap pagkasabay-sabay lahat sa Pasko. Ano? I don't know. Cute nito. Bahay na kami. Grabe ang ano. Snow na naman at saka yung lakas ng hangin. Dami na naman aksidente sa kalsada. Sobrang ano eh. Sobrang lakas ng hangin. Hangin at snow. Ito makulit. Kinabit pa rin yung Christmas light. Yeah, wala pa. Lamig-lamig eh.
Partay mo dito kay Jonas na ano kanina. Tulog kasi si Jonas eh. Kami nakanabit na yung iba. Ang gabi si Jonas ngayon, 11 to 7. Ang iksi ng iba'y baka kulay eh. Pero mahabi na rin. Kesa wala. Kesa wala. Mas maganda kaysa sa wala. Okay din naman. Buka, tingnan mo. Buka ka na. Ayoko, alam ikaw. Check pa na sa labas eh, no? Bukas ang Christmas tree, lagay na rin natin. Paso ko eh. Ikaw. Susundo pa pala ako yan. Kay Jermaine mamaya. Pag uwi ng 10 o'clock. Ay naka. Sobrang lamig. The next day. Good morning guys. Sobrang aga ko ngayon. 5:30 ang pasok ko. Almost time na. Halos malit na pero okay lang kasi ano, dalawa naman kami ngayon sa umaga dahil may event kami sa Remembrance Day. Hirap kasi umalis eh, may sakit si Javi. May sakit si Beck. Tara ng kaso nung nalamig ano, nag-shovel nung nakaraan. Sobrang lamig kasi ngayon. Masama pa lang kasi after work. Nag-shovel siya kaya talagang medyo matindi yung ano. Pagkakasakit, hindi nga halos makatayo sa kama. Kaya bago ko umalis, minake sure ko na meron siyang pagkain, meron siyang lemon water, may pang-almusal siya pag maya-maya. Ayun ako. Pwede nga lang, hindi magtrabaho. Minsan hirap din talaga eh. Kaya lang kailangan kasi lang araw na rin siyang hindi nakakapasok. Paano ano yung lagnat niya eh. Pero much better na kaysa nung isang araw. Ayan, lapit na. Layo na nilalakad ko papasok sa trabaho. Doon pa sa labas ng parking namin. Hello guys. Tapos na ang duty. Pagod 6 days ako ngayon. Na pumasok. Plus may mga sakit ang aking family. Si Javi may sakit pa rin. Tapos yung mga bata pero medyo nag-start ng magka-ubo. So, pag-uwi, sana okay-okay naman yung mga bata. Papainumin ko kagad sila ng mga gamot para isang inuman na lang sila. Pare-parehong oras na nang inom ng gamot. Uso talaga kasi biglang sobrang lamig. Kaya hindi rin maiwas talaga magkasakit. Eh, syempre, pag nasa isang bahay, hawa-hawa. Bumili nga ako, duman ako sa may, ano, sa may Walmart, bumili ka, nagpabili si Javi ng yung antibacterial na Lysol para makapag-spray sa bahay. Mahirap na. Buti na nga lang kahit pa paano ako hindi pa nagkakasakit. Sana wag naman kasi busy talaga eh. So paano? Uwi na. Pahinga muna. Plano ko sanang mamili dun sa ano eh. Sa meat shop na pinupunta ako kasi may order ako for Sunday. Pero siguro bukas na lang total off ko naman. So for now, pahinga na lang talaga. Daming ginawa sa trabaho ko ngayon. Sobrang busy. So paano uwi tayo? Slushy sa labas eh. Dami ng windshield ko. Tasik ng mga naglulusaw kasi biglang na gano'n eh. Ayan, ang temperature ngayon is plus 2. From kangayon ng umaga, minus 16. Ngayon, plus 2. Yan guys, bahay na ako. Ayan na nga sasabi ko, si Jermaine, nawa na nga. May lagnat din, tsaka ano, ubo. Ayan siya yun. Nakaano na. Dito na sa may baba. Ilang araw din hindi nakapasok. Tuesday, ano? Umuwi ka na ng Tuesday. Kaya yung vlog namin nung nakaraan na may order. Magwa one week na yun. Ngayon na lang uli namin nasundan. Kasi talagang yun, kasakit. Jermaine, na yan, nasuka pa. Ay, pasensya naman. TMI. Hala. Wag naman na sanang humawa pa.
Nahirap pag pati ako nagkasakit. Walang magasigaso na, wala na magluluto. Paano yun? Tumawag ka sa ano? Mag-call-in si ka na sa trabaho? Oh, ba't sa ito yung makakapasok? Hindi ka makakapasok, natin yung matas ng ano mo. Lagnat mo. Kagigising lang din niya eh, no? Oo, oh, di ko lang, kanina pinainom ko siya ng gamot, tapos binasakay ko yung likod din ng mix. Tapos yung kumainip na tubig, pwede yung panainom yun. Pinainom sa kanya. Sabi ko inumin niya kung ano, kung masama yung kalamunan niya. So nakatulog siya ng matagal. After doon. Siguro, sa sakit na ng ulo nito, dahil nakatulog, tapos kumain, namin mo ng gamot. Malabo kami makapag-ano ngayon. Isang araw lang off ko ngayon lang. Miyerkules na isa pa. Ano ka sa alis? May pipick upin lang daw kami. Sandali, sabi ko nga sa kanya, lalabas ka na naman. Sabi ko, mamaya. Pero warm eh, naglulusaw sa labas. Ano? Negative 4. Tulang. Tulang. Init. Kapal nga ng jacket ko eh. Kanina umaga kasi ubod ng damig eh. Ano nak? Inom ka uli. Sinuka niya kasi yung gamot eh. Kailangan niya uli uminom ng gamot. Ako naman habang nadrive ako, antok na antok kasi. Antok na antok kasi ilang araw din po yan eh. Kasi hindi naman ako nakakatulog ng maayos dahil nga inuubo siya. Tapos pasok. Kangay na pang umaga ako. Kaya parang nagdadrive ako pa west, trick na trick ang araw. Sabi ko parang antok na antok. Ayan siya. Nahahawa. Hindi na nga namin pinapasok sa kwarto eh. Doon lang siya sa may kwarto niya eh. Nahahawa pa. Tapos siya nasa kwarto lang. Ngayon nga lang siya bumaba. Nahahawa pa. Si Jonas kagabi narinig ko. Inuubo-ubo na rin to eh. Puti hindi nagtuloy. Yan ah. Inuubo na ako. Inuubo. Nahahawa lang naman. Ito. Kung may kasamang lagnat kasi eh. Nakaidlip na ako. Kung antok talaga ako eh. Birthday nga pala ni ano. Ngayon ako lang din nawit. Kaya pala umorder sa'yo. That's si Joyce. Oo nga. Happy agad. Birthday, Joyce. Happy birthday. Hindi ka na nila na, niya naharap gabi. Oo. Kasi mga yung pakiramdam ko talaga eh. Ngayon. Ako na lang si Jonas. Ang, ala yung puyat. Ang hirap ng puyat. Tapos paas sa trabaho. Tumaya ka ba lang lang? Hindi nga eh. Taya nga tayo, baka manalo tayo. Ako, nanalo na ako eh. Aha. Ano panalo na mo? Jackpot? Ayun. Ikaw ang napanalo na mo. Patutuloy. Nasumit tuloy ako. Nasumit ako dun ah. Sa ilang araw, kahit naman noon, nung nagkakasakad ako. Para siya si Mami. Ako Mami mo ngayon, ganun? Naalagaan ako lagi. Pinapakain ako ng lugaw, ng panghon. Kahit hindi ko na makain yung suot ako kasi nasusuka ako. Madali ako eh. Gutom na ako. Sabi nyo na wala. Gutom na ako. Ano pa kung madali ano, na may sabaw na ano. Nakata ko may manok may ano. Nakasuot ako niya. Kasi nakasabi niya pagluto ko raw siya. Pero makain na eh. Umiigop eh. Pag nasubo yun. Gumanin nyo ano eh. Man, nasusuka na ako eh. So, yun, sabi ko nga, hindi nakukuha ng pera yung ano, yung mga... Para bang nanalo ka sa loto. Nanalo na ako sa loto, ayan. Pag-aalaga ng bis. Ano ba ako, toys ko rin. Ano ba mangyayari kung uutuin, bakit magkasama na tayo? Minamasahin niya pa ako pag gabi. Pag masakit talaga yung ulo ko. Yeah, puyat din ako kasi talagang, yung ubo niya talagang matindi eh. Hirap na hirap eh. Dahil nung unang araw, halos mangyak-ngyak na eh. Sabi ko, ano, itatakbo na baka tayo sa ospital. Hindi ako basta-basta napapaiyak eh. Pero yung ubo eh. Sakit na anong abs ko eh. Kami na nagtimba ako sa 71 eh. 71? Doon yung starting ano lang yung Tuesday. Tapos ngayon Friday, mas okay na siya. Pero nung Wednesday ng gabi, talagang hawak na yung ulo niya. Pinapainom ko lang ng gamot eh. Parang ilang inom siya ng gamot eh. Nilunok pa ako eh. Hindi. Pag ganun tawa ko eh. Pag ganun siya eh. Hindi mo na maiiyak eh.
nung dumating ako galing trabaho, okay pa siya eh. Nung dumating na ako, parang nakaramdaman dito na yung ano ko. May mag-aalaga na sa akin. Sakit talaga eh. Tapos nung paggabi, yun ang naman ako kay mami. Kasi si mami nung wala ka na nasa Canada ka, nandito ka na, di kami na lang magkakasama, di ba? Mm. Kami ng mga bata. Pag nilalagnan si mami, mamasahin namin yung tuhod nun, yung kayong likod. Ng, oh, kasi ano, nung, nandun ako, ako nagmamasahe. Ano ba yung Asyete di Mancinilla ba yan? Yun, tapos, yayakapin namin yun. Kasi makatulog siya, ginaw na ginaw. Ay, ganun siya. Dami na eh, patong-patong na ang suot niya eh. Tapos nakakumot, tapos tinabunan ko pa ng unan, tapos yakap-yakap ko pa. Sabi, yeah, lamig. Tapos yung ano niya na lagi umiingit, Masakit ka lagi yung katawan ko. Ganun. Ultimo yung mga daliri na ganito. Tapos minasahe ko yung kamay, masahe yung likod. Sabi ko nung madaling araw, sabi ko, ano, kaya mo ba? O sabi ko, dadalhin na kita sa, ano, sa ospital. Hindi naman. E, tinest ko naman siya ng COVID. Negative naman. Tapos kahapon, inulit ko ulit. Wala talaga eh. Talagang regular na ano eh, na flu. Tama kasi guys, ang trabaho, nag-shovel. Yun, pinasukan ng lamig ang katawan. Pero kahit naman nung kasi sa akin, din talaga to eh. Init lamig kasi doon sa amin ngayon. Mabilis magkasakit to eh. Kahit dati. Ito na lang late, nung bagong mangyari itong mga ganito. Parang isang taon din mahigit, ano? Hindi. Taon akong hindi nagkakasakit. Hindi siya nagkaka... Pagka inubo, parang saglit lang mawawala. Pero ito, sunod-sunod. Ngayon ang pinakamalalaan niya eh. Ilang araw. Oo, oh, hanggang ngayon, sakit nung ganito. Kaya lang kasi nakapasok. Ngayon lang alas siya bumaba, ilang araw, dala ako ng pagkain sa taas. Ang kasamaan pa nito, yung kasamaan ko. Nahawa. Hindi ko alam kung saan nahawa yun, ha? Kasi... Nasa bagay, umuwi ka na agad. Masama yung pakiramdam ko nun. Tapos mga 11, umuwi na ako. Nag-break lang ako. Tapos umuwi na ako. So, no, bagay, okay pa siya bilang araw, di ba? Before nung nagsabi sa'yo na masabi. Oh, pumasok ko siya kinabukasan. Nagtrabaho pa siya eh. Tapos sabi niya, nung Thursday daw, hindi na siya nakapasok. Hirap talaga nalala, bibiyahe ka sa aeroplano. Yun ang mahirap sa amin kasi isa lang mawala sa amin. Kulang ka sila ng tao eh. Kaya rin siguro ang bilis din sa sobrang pagod na rin siguro eh. Sobrang bigat pag makawala isa. Kaya minsan nakakapag-isip na lang ako umalis dun eh. Oo, oh, gaya niyan. Wala, hindi siya nakapasok. Isa matitira. Tapos pag nagkasakit ang isa sa kanila, kawawa yung may iiwan. Biro nyo, dati-rati hindi ako nagpuputol ng pipe. Hindi ako nagsusukat ng mga tubo dumarating. Blast ka lang talaga eh, no? Blast lang talaga ako. Ngayon, nagsusukat ako ng pipe. Tapos nagpuputol. Pagkaputol nun, ibe-bend namin. Tinuruan na lang ako mag-bend. Mag-operate talaga ng bending. Ako na nag-operate. Tapos, ngayon, nagpipintura pa ako. Ako pa magbablas. Para simulado sa process ng ano, ng tubo. Hanggang sa maging finished product siya ako yung gagawa. Nakakainis na. Kaya mabilis ng kapitan talaga na ano, sobrang pagod. Sabi ko mas eh, pwede ka na mong umalis, sayaw mo lang eh. Ano sayaw kasi yung sweldo, hindi mo kaya. Kaso ah, ganyan no. Nang biro mo lang araw ka din nakapasok. Buti meron lang yung vacation pay na pwede niyang magamit na ano. Marami-rami pa yun eh, kaya... Nagamit niya, eh kung wala. Eh ganyan ako, minsan nakahirap na eh, papasok at ganyan ang sitwasyon nila. Ang hirap ba na umalis? Kaya ginagawa ko pagka bago ako pumasok, naka-ready lahat yung tubig na mainit, pang merienda niya, prutas, yogurt, lahat nandun na sa tabi niya, pati gamot. Sabi sa inyo, panalo na ako ang loto eh. Oh! Hindi ko na kailangan tumaya, kaya hindi ako patayan ng loto eh, panalo na ako eh. Mukha ako. Ako na natataya. Panalo na ako sa loto. Hindi ko na kailangan ng pera marami para mahanap yung gusto ko sa buhay. Katabi ko kaya na. Kaya mga itsura ko. Sigugulo na. Ay. Ganun talaga, syempre eh. Ako man siguro magkasakit eh. Ganun talaga, hindi ako sakitin talaga eh. Eh, si Jermaine, kangina, nung ano, sakit daw na ulo niya, minasahe ko ng Vicks. Kung ano yung ginagawa niya sa akin, ginagawa ko din sa mga anak ko. Kaya nga sabi ko yan, makabili kami ng gamot para sabay-sabay ko na silang paiinumin. Wala eh.
Kaya nga sana wag naman ako magkasakit kasi mas mahirap lalo na. Pero ano yung sakit namin, natural na sakit, hindi yung COVID. Hindi. Kaya okay lang. Ganun talaga eh. Oo. Kasi lumalabas tayo tapos... Saka hindi yung sobrang lamig, di ba? Napakalamig nung nakaraan eh. Ito rin kasi yung sakripisyo ng mga tao, mga Pilipino na pumupunta sa Canada. Yung sobrang lamig. Sobrang lamig. Eh, lalo pa rito, minsan lalamig tapos maya-maya iinit. Eh, pero mo, fall pa lang at nag-umabot ang temperature natin ng ilan, di ba? Nag-feels like minus 28 tayo. Yun yung mahirap sa mga, lalo na yung mga new immigrants dito. Mas kinugusto nila sa medyo mainit, kagaya ng Vancouver. Hindi, Calgary, Alberta talaga, wala. Pero ganun pa man. Salamat pa rin. Oo. Kaya lang, siyempre, ano lang yan. Nangyayari talaga yung mga ganyan na... Kasama sa pagsubok ng buhay yun. Tsaka di, flu season naman talaga. Dati talaga nakakasakit. Flu season. Although, kaya lang ngayon kasi, hindi kaya dati na pag may trangkaso ka, may ubo. Alam mo, yun lang. Eh, ngayon kasi papayas, baka COVID yan. Kaya kung sa papayas, test ka agad na ano eh. Pang swab eh. Dinatanong ko siya eh. Sabi ko, ano, pasok na ba? Yung pala, konti na lang natitira doon sa... Saan pala sakit na eh. Saan pala sakit na. Hindi, kailangan talaga kasi aabot sa nostril talaga na ano eh. Buti na lumabahak. Kaya malaking bagay na libre yung sa Walmart yung ano na yun eh. Yung mga test kit. Hindi ka na bibili. Ay, no. Pero ngayon medyo okay-okay na. Yung ubo na lang niya, yun ang nagpapahirap eh. Pero wala na siyang lagnat. Di gaya nung nakakaraan. Basta tatandaan niyo lang. Never patawa ka naman. Never stop playing. Lotto? Video games. Naglalaro nga eh. Ibig sabihin, magaling na siya nakakapaglaro na eh. Ay, naka. Nakara, di siya makabawan halos eh. Oo, pero yun mo, 2 days akong tulog. No, kaso nga yun, si Jeremy tulog. Naman ang kailangan tutukan kasi medyo nilalagnat nga rin. Tsaka, nung uminom kasi gamot eh, mahilig yun. Pag-inom ng gamot yun, ginaganon, nahirapan siyang lumunok. Parang si Bidang po siya. Kaya nagkanda sukay, kakain lang, tapos uminom ng gano'n. Ay, nako. So, yun lang naman, guys. Kami magpapaalam na ito. Okay, ayan o. Hindi pa ako nakakapagpalit ng uniform. Yung mga ano lang namin, tips namin. Kung pwede dagdagan nyo yung mga bal na suot nyo. Oo. Kaya yan, after sa work, pahinga muna. Huwag muna mag-shovel eh siya. After work, diretso sa shovel. Vitamins. Siyempre, hindi pare-pareho ang katawan. Minsan, okay ka. May time na biglang pagod ka talaga, tapos lalamigan ka. So, bundle up, vitamins. Yeah. Kung wala namang gagawin talaga sa labas, makapag-stay sa bahay, stay na lang muna sa bahay. Stay na lang kayo sa bahay. Pero ngayon, medyo okay. Nakita ko sa calendar, next week parang okay yung ano, weather. Yung nga yung masama, yung biglang bago, yung drastic biglang na. Biglang mainit na naman. Negative sabay, positive na naman. Yeah. Pero kahit ano pa yan, ganun talaga. Ganun talaga. Kailangan mag-adjust ng katawan. But anyway... Kami magpapaalam na rin. Nakabawi na yung katawan ko. Hindi pa ako nananahalian. Alas... Kaya ako hindi ka pa nananalo sa loto. Panalo na ako. Alas 4 na. Hihiling pa ba ako? Alam mo naman wala na ako hihiling pa. Okay, ba't mataya ka pa ng loto? Bihira naman ah. Pag naisipan lang. Tapos, ito yung isang project ko to eh. Pakita mo. Project. Tagal ko ng project to eh. Nandito pa kami sa apartment. Tapos binungkal ko, hindi ko pa natatapos pa lang tagal. So yung mga bida rito sa Lord of the Rings. Gold dyan, gold. Tapos, ay silver pala. Yung kalaban, yung mga orcs. Ayan, si Saruman. Ano sila, gold naman. Gold plated. So ginawa ko, pinintura ko isa-isa. So meron akong pagbibigyan na ano, na kaibigan nito eh, na magagamit niya. Personal touch. Ano yan? Personalize yan. Sana before Christmas. Matapos ko. Kasi bawat isa kasi yan, isa-isa eh. Ilan pa lang ay. Dami pa. Ito pa, dami pa. Pero itong kalaban, naayos ko na kasi eh. Mahilig ako sa kalaban ng karakter eh. Tingnan yung mga mukha niyan. Bawat isang mukha niyan, magkaiba. Walang pareho dyan. Bawat isa ng mukha nila yung may mga war paint, iba-iba yan. Yan ang kanyang libangan. So eto may ano, bibigay ko to sa special na kaibigan.
Hindi kasi mahilig kasi sila sa ano eh. Sa mga ganito. Kaya naalala niya. Bigla ako kung ano. So, diba, doon nga sa vlog na, ay dito sa vlog rin na yun. Kaya lang, nakarang ilang araw na nakalipas eh, nung namili kami ng ibang regalo. So, yun. Kami magpapaalam na. Magpapaalam na. Magkakain muna ng tanghalian. Esensya na kayo, hindi namin na-update. Kasi so busy talaga kami sa trabaho ngayon. Ang daming ginagawa sa trabaho. Tapos, siya rin, marami rin ginagawa mga event. Normal yan. Yun, kaya, ano, kita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. Oo, sabi nga namin nakaroon magkano'ng Christmas tree, pero mukhang malabo pa. Hindi pa namin nakakabit eh. So baka sa mga susunod, hindi pa namin alam kung kailan. Pagka okay na sila ng lahat. Sa pana guys, thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.